Good morning mga gayem! Kamusta na po? Nandito na naman tayo sa panibagong video. So ayun, kasama ko po ngayon tong bulinggit na to. Ayun, mag-hi ka sa vlog ko. Ayaw niya. Yay! Breakfast po tayo mga gayem. Nagayong ulam natin ngayong umaga is pritong bangus and yung natirang balaw-balaw na niluto ko kahapon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na masarap kumain kapag may balaw-balaw at kasamang pritong isda. Tapos na akong kumain mga gayem. Nandito na naman ako sa bahay ng tita ko. Tingnan nyo yung bata, oh, naliligo. Baby! Hi! Sa batsyang maliit. Yay! Tapos na siya maligo. Bilis na. Bye-bye. May napitas po kaming saging. Hinog na yung sa taas niya and ilalagan namin yan ngayon. Eto, tanim lang namin to sa bakuran namin. Marami kami tanim dun sa harapan. So, hindi kami nawawalan ng saging. O, diba? Kaysa bumili ng saging, eto, nakaka-save kami. Sa pag-prepare ko ng sitaw, hindi ako gumagamit ng kutsilyo. Usually yung ginagamit ko itong bunting. Mas madali kasing gumamit ng kitchen scissor. Mas mabilis siya para sa akin. Yan, ganyan lang. Alam niyo ba yung Tagalog nito? Sigarilyas ata, hindi ako sigurado. So yun, hindi natin nilalagay lahat ng talong kasi masyado siyang madami. Ang palayan namin, tignan yung liliit to. Yan yung nakuha namin dyan sa bakuran. Mga ganyan, meron din pala tayong okra dito. Hinuha lang dito sa bakuran. Halos lahat yung ginamit natin sa pakbet, kumuha lang sa bakuran. Yun yung kagandahan kapag natatanim tayo sa bakuran natin. May aanihin tayo, hindi na natin kailangan na gumastos. So yun mga ganyan na to na, nagkasya yung ating mga saging. Yay! Yung ginawa ko is, tinanggal ko yung mga excess. So, lagyan lang natin siya ng kaunting tubig para mailaga natin. Tama na yan, and then lagyan natin to. Siya na muna to. Maghuhugas tayo after kung maisalak to. Yan, yan. Magsain tayo mga gayem. Tignan nyo sa may pagbigasan namin. May mga nakalagay na atis. Pinapahinog ng aking kapatid.
mga 2 cup ng rice. Yan, may natira pa tayong okra at saka talong. Pwede pa natin itong kainin mamayang hapon, ulam. So, ito yung kagandahan talaga pag nasa province ka. Hindi mo kailangan gumastos araw-araw. So, yun guys. Ito na yung saging natin. Tatry natin kung luto na. Kasi tinanggal ko siya kanina dahil nga kailangan na natin magluto ng kanin. Yan. Hindi pa. Kunti pa. Kailangan pa natin siya isa lang ng kaunti. Pero kakain. Yan. So, after natin magluto ng kanin, isasalang natin siya ulit. Patingin ako ng kanin kung ito na. Yan yung kanin. Konti na lang. Then, ito yung pinakbet. Ang sarap. Wow. Naimas? Masarap ako? Oh, approve yung luto. Pero yung tatay ko yung nagluto dyan. Ako lang nagbantay. Mga ganyan, pupunta kami kanila tita ko. Tignan mo yung kapatid ko. Kumuha siya ng ulam. Yan, kakain. Makikikain ka doon? Oo. Makikikain. Nasaktuhan niya yung ulam. Adobong Adidas. Ayan, nakikikain siya dito. Madimabain. Ano ba yan? Pakbet. Yung pakbet, tsaka yung Adidas. Yummers! So, yan na po tayo. Saging and lumpia. Basta nga talaga ako, naimasata, kanyang basta. Ano? Hindi ka kakain? Dalawan, manok inya ka. Maray manok, pagsa. Ah, tama. Hindi ka kakain? Kuya? Hindi ka kakain. Ha? Sariga ba kang sila kaya atin na huwag ngayon na? Ano? Apong kayat mo, kalungalik pa. Tinungulang lang mo. Ya. Nag-iba yung appetite niya. Patakaw-takaw. Saan mo nilalagay? Di ka pa busog sa lagay na yun? Diba ako nag-bite na yun? Meanwhile, punta po tayo dito sa bukid. Kuha tayo ng sili. Arabi yung sarang ng enemy. Mahali pa pa ang aking oras. Matatawalan. Uy, nagsisawi. Huh.
doon sa video, di ba? Halos lahat ng gulay doon sa ingredients natin. Even nga yung saging, even yung merienda, ganyan. Nakakatipid kami kasi halos lahat kinukuha namin sa bakuran namin. So, ang payo ko lang sa inyo, yung tipid tips na nakukuha namin, sana may apply nyo sa life ninyo na kung baga, ngayong panahon ng pandemic, kailangan natin magtipid. Kahit sabihin mo wala kayong lupa, wala kayong garden, why not na gumawa kayo ng mga improvise kahit sa mga paso lang or sa mga sako, di ba? Pwede naman tayong magtanim doon kung gugustuhin natin. Nasa ganun, kahit papano, mas fresh pa yung gulay na aanihin natin. So, panahon ngayon, di ba, ang hirap kumita ng pera. Yung iba na wala ng trabaho, ganyan, hindi mo alam kung saan kukuha ng source of income. Nakaugalian na namin na magtanim ng mga gulay, ganon. Kaya nung nagkaroon ng pandemic, hindi kami nahirapan na less yung gastos namin dahil may mga inaani kami mga gulay. Kapag bumili tayo ng gulay sa palengke, Diyos ko, napakamahal. Kaya yun, madali namang magtanim at kung ako sa inyo, umpisahan nyo na yung pagtatanim. Hindi natin alam kung hanggang kailan to pandemic na to. So, ayun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood ng video ko. Maraming salamat. And huwag nyo din pong kalilimutan na mag-like, subscribe, and comment down below. Thank you for watching. Have a good day. Bye!